punto de vista. Tatalakay ni Professor Antonio Contreras kung paano nga ba ang tamang pakikitungo ng publiko sa mga politiko. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Pag-aanito, pagpupuon, pagsasamba sa mga politiko, pagiging bulag na tagapanalig o pagiging bulag na kritiko. Ito, mga kababayan, ang siyang ugat ng problema natin sa politika. Natuloy na uuwi sa matitinding awayan, matitinding diskusyonan. Tayo po ay iisang bansa. Iisang ating layunin, ang mapabuti ang ating bansa, ang ating bayan. Ngunit ang nangyayari sa politika, sa halip na magtulungan, tayo ay lumilinya sa mga kamp. Na parabagang kapag kapanalig ka ng isang politiko, hindi mo na siya makikitaan pa ng kung anumang mali. Na parang bawat kritisismo sa kanya, ang tingin mo ay pang-aaway o pang-duduhagi. Sa bagay, marami naman kasing hindi marunong mag-criticize. Sapagkat kapag naman galit ka sa isang politiko, ay parang wala na itong ginagawang tama. Lahat na lang ng ginagawa ay mali. Hindi po bukas ang ating isipan. Tayo po ay sumasamba sa mga politiko samantalang yung mga yan, hinahalal natin para pagsilbihan ang ating interes. Tayo po ang amo ng mga politiko. Sabi nga nila, we are the sovereign Filipino people. Ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa atin. Tayo po ang bumoboto sa mga yan. Kapag gusto natin ang kanilang ginagawa, iboto natin sila. Pero kapag naman hindi na maganda, ay huwag na natin silang iboto. Ngunit patuloy pa rin dapat nating tinitingnan ng decency. Patuloy pa rin natin dapat pinapahalagahan ang pagrespeto at paggalang sa kapwa-tao, sa kanilang otoridad, sa kanilang mga opisina. Pero ang nangyayari sa ngayon, awayan dito, bangayan doon, wala ka nang makitang tama kapag hindi mo kuhus ang politiko, o kung gusto mo naman, ay wala ka nang makitang mali sa ginagawa niya. Wala pong perfectong politiko. Lahat po yan ay may pagkukulang. Pero wala naman yung yatang politiko na lahat lang ginagawa ay kasamaan. Dapat tayo maging objective. Dapat pinapaabot natin sa isang disente, sa isang patas, at sa isang magalang na paraan ng ating mga pagpuna. Kailangan nila yun. Hindi natin dapat minumura, hindi naman dapat natin nagtutroll, pati yung mga supporters nila kung upakan natin. Ako nga, kapag ako'y nagiging critical sa isang personalidad, o kaya ako naman ay nagiging binupuri ko isang personalidad, babanatan ka na ikaw ay bayaran, o kaya ikaw naman ay, you know, wala ka nang ginawa kundi matikusin itong isa, i-depensa itong isa, pati ang itsura mo ay bilang pasabihan na, sasabihan kang kalbo. Eh ako nga hindi na kalbo, tinatawag pa rin akong kalbo. Hindi dapat ganun. Ang politika ay dapat objective. Malayo pa po ang ating tatahakin para maabot ang ganyang klase ng estado ng politika. Pero dapat tayo magsimula. Kasi kung palagi na lang ganito, na palagi tayong nag-aanito, nagpupuon ng mga politiko, kaya ang tingin natin sa isang politiko kung hindi natin gusto ay puro na lang negatibo, ay kahit sinong mamumuno, magiging gulong lang ito ng palad. Lagi tayong sa kangkungan pupulutin. Hindi tayo mag-move forward. Wala tayong kinabukasan. At sa tingin ko naman, bilang isang bayan, bilang isang bansa, we deserve more. We deserve more than this. At magangyayari lamang yan kapag baguhin natin ang ating mga pag-uugali. Yan naman po ang aking punto de vista sa araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Magandang umaga. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.